Hi, Pepsters! Welcome here on FB on Pep Live! At kasama natin ngayon ang stars ng upcoming GMA Afternoon Prime Series na Madrasta. Thea Tolentino, Juancho Trivino, and Arra San Agustin. Hello, Pepsters! Hey, Pepsters! Kamusta kayo? So, lahat kayo nagbabalik sa Pep. Maka hindi nyo naman first time, di ba? Hindi. Yes. Pangalawa. Third time. Pangalawa. Oh my God, sorry. Okay. Anyway, so if you have questions, Pepsters, you may comment them on the comment section dyan sa inyong Pep Live. At pwede kayong magtanong tungkol kay Arra, Thea, Juancho, and of course, their new show, Madrasta. Pero ako na muna magtatanong. Madrasta ang title ng bago niyong show. Yes. So bakit ganun? Medyo one word lang at parang may something. Actually, ngayon lang namin nalaman na kung anong meaning ng Madrasta, di ba? Nung binigyan kami ng show na may title na Madrasta. Akala ko si Arra, ano eh, galit na Rasta. Mad Rasta. Ganun pa mag-joke si Juancho. Ganun pala. Ganun na lang. How is with Mad Rasta? Kasi Mad Rasta, so stepmom, kwento siya ng pang-family. So, si Audrey, yung Mad Rasta, manghihimasok siya dun sa family ni Doc Sean na originally, ang wife niya talaga ay si Catherine, si Thea. So, meron silang mga anak. So yun, parang magkakaroon ng conflict between the two of them because hindi niya naman talaga totoong mahal si Doc Shons. Biglang papasok sa eksena si Audrey as the stepmom of the kids. Yung tunay na mamahalin. Ah, so may mga kasal-kasal ng ganap dito. Oo. May family. Family. Family levels. May anak na kami. Then ikaw, you will enter the family. Yes. So parang maghihiwalay gano'n, tapos ikaw ang maghihintay. May mga ganap na gano'n. May mga ganang eksena. At doon mag-uumpisa. Kasi may una ng teaser na nilabas on YouTube. Hindi ko alam kung, ano tawag dito, kung marami na ba yon. Pero may mga, meron ng teaser na may eksena, puro si Arra pa lang. Mm-hmm. Tapos kinakita yung character mo, medyo quirky. Medyo Becky. Oo, gano'n. Parang malayong-malayo sa mga diba? Character. Diba? Sobrang chill ko lang eh. Biglang ganun yung character ko. Anong meron kay Audrey? Si Audrey kasi hindi naman siya pure pure white. So meron din siyang gray areas. Hindi siya normal siyang tao, hindi siya yung parang martyr lang. Mm-hmm. If kinalaban siya or binuli siya, lalaban naman siya. So she will stand for herself. Wow. So kaya ganun ang build up sa iyo. Tapos parang may backstory no na ano tawag dito? Pupunta ka sa ibang bansa and then naloko ka. Tama ba? Oo. Yung abangan nila yun. Yun yung abangan nila. May something din doon. Eh kasi yung wala pang teaser sa characters nyo. So kay Juancho, anong meron? At ikaw yata ang pag-aagawan pala dito. Pag-aagawan? I think so. Pero yung character ko, sabi nila. Humble. Yung character ko dito kasi, well, I'm the, you know, the head of the family na pag-iikutan ng conflict. Mm-hmm. Si Sean Ledesma is a doctor, basically. So, doctor siya at he has two kids with Thea, with Catherine. And he's a family-centered doctor / businessman. Sobrang responsable niya at wala siyang sense of a broken family, wala siyang sense of, you know, conflict. Kaya biglang nung nagkaroon ng conflict with whatever Thea or Catherine will do to me, it will break me down. Mm-hmm. And yun na siguro yung pinaka lowest point of his life. So hindi ka kontrabida dito for a change? Hindi. Hindi ako third party dito. The last time that you played the lead was in an afternoon soap then, which was yeah. Sa ibang mundo. Yeah. Anong year yun? 2016. 2016, yes. So, na-miss mo ang pagiging leading man. Na-miss ko. Ang dami na eksena. Anong na-feel mo? Kasi, syempre, nung sinabi sa'yo na you will be a leading man again in a show. Well, hindi ko na siya ina-expect. I was, you know, focusing on other during that time na sinabihan ako, I was focusing on other aspects of my resume, katulad ng I was doing more parang fight scenes, cinematography, fight scenes, parang for me to be prepared, kunyari if ever there are certain roles that require me of
parang stunts, ganun. A couple of things din. Siyempre, nagpapahusay na rin ako sa mga other characters that I can do sa palette ko. And hindi ko talaga na-expect. I was caught off guard kasi my last leading show was 2016 nga, as you mentioned. And siyempre, I was surprised and I was, you know, I was very thankful for GMA. Siyempre kasi pagkakatiwalaan pa rin naman nila ako sa malaking project na to. So, a lot of emotions going to this project. At mas may pressure ngayon. Pressure talaga. Oo. Kasi good ikaw pressure. Ang mag-aagawan. So, ano mga klaseng preparation? Kasi syempre, bilang isang dapper gentleman at doktor, diba? Yeah. So, may mga ano ba yan? Body workouts, ganun. Syempre, it palagi naman eh. Syempre, sa industriya naman natin, you always have to look your best. Mm-hmm. So, kahit anong role, I assume, kahit anong role na gawin namin, kailangan pa rin naman namin talaga magtrabaho physically. Kailangan yung mga terms kasi nung me as a doctor, I had to sharpen up and I have to, you know, kailangan mag-read ako beforehand and I kailangan alam ko mismo kung anong pinag-uusapan ko. Hindi lang yung basta tumitingin ako sa script. And a lot of research rin, backstory ng characters, we all did that. Yeah, basically yun. And being a father is new to me also. So, yun lang ba? Oh, first time kong magkaroon ng anak sa show. Ako lang yata yung nasanay na may anak. First time na may anak. I think even first time na magkukontrabida. Kilala naman natin. Basta GMA afternoon prime. Tapos may Thea Tolentino in the show, di ba? At kontrabida, alam na natin kung anong i-expect. So, anong i-expect nga ba, Thea, with your new character? AKA Goldilocks. Goldilocks. Actually, hirap ako dito sa character ko ngayon. Kasi si Catherine, yung character ko, lumaki siyang mahirap. Pero parang buong buhay niya, gusto niya ng buong family. Kasi ako yung nakaranas ng hindi buo yung pamilya ko. Mm-hmm. So lumaki lang ako kasama ang nanay ko na hindi pa disente ang trabaho. So, ang nagtulak sa akin na ikasal kay Sean ay ang nanay ko. Kaya hindi ko talaga mahal si Sean. So, bali, your mother is portrayed by Miss Almira Mulak. Oh, isa rin kontrabida. Yes. Tapos, ayun, parang nahihirapan ako kasi yung character ko, parang sa umpisa, sa mga backstory namin, my character is really longing for love. That hindi lang romantic love, kundi family love. Tapos habang tumatagal, nagiging numb na yung character ko, si Catherine. Mm-hmm. Dahil parang nagiging robot na lang siya na sunod-sunuran sa mom niya, kung anong gusto niyang mangyari. Pero dahil feeling ko, nanay ko lang yung meron ako, siya lang yung totoong pamilya ko, siya lang yung totoong nagmamahal sa akin, mm-hmm, ginagawa ko lahat for her. So, yun yung nahihirapan ako kasi parang sa totoong buhay, gusto ko may nagagawa ako for myself. Hindi yung puro sinasabi lang sa akin ng iba. Aha. Yung kasunod-sunodan, in short. Oo, gusto kong iwasan yun. So, doon ako nahihirapan na maging irreverent lang ako sa lahat ng gato. Very exciting. So, ibang klase na ng mga pagkakontabila to. Kasi, the last role that you portrayed, which was in Asawa Ko, Karibal Ko, iba na naman din yun, di ba? Yes. Kasi, from, anong tawag dito? From transwoman. Oo, transwoman siya. Tapos, nagkaroon ng, naging bad, and then naging mabait din. Actually, lahat naman ang napagkontrabidahan ko, ano siya, lahat naman ng tao may story kung bakit tayo naging ganito, bakit may ginawa tayong action. So, sa tingin ko naman, lahat ng napunta sa aking roles, mabait naman talaga sila. It's just that may nagkulang lang sa life nila. Kaya, mm-hmm, nag-resort nila to those actions. Wow. At saka, layo na nanating ni Juancho from Tinsen, diba? Ngayon, kayo ng mga ano, nagbibida sa... Since 2012. Oo, nasasawa na ako sa kanya. Grabe yung nagsawa. Charot lang. Okay, ito lang. Puntahan na natin, of course, ang binansagang new gem of drama na GMA7, Arra San Agustin. So, paano ka muna naging new gem of drama? Paano sinabi sa'yo? Nakita ko lang po yun.
pagnood ko nung teaser, tapos yung medyo end part nun nakalagay na, then he was a gem of afternoon drama. Wow! Nagtago na din ako, wow! So, hindi siya formally parang sinabi sa'yo, napanood mo lang. So, na-shock ka, no? Oo oh, naman, parang akala ko, parang one of the afternoon shows lang na pagbibidahan, tapos hindi ko alam na parang merong pa-title na pala. So, at saka title role, kasi yes. Madrasta, ikaw yun, hindi ba? Eh, ito syempre itatanong na natin kasi we all know sa my special tatay, you were supposed to be the leading lady of Ken, di ba? Kaso, yeah, si Carol. Things had another, parang, turn around. And actually, pag pinag-uusapan namin siya nila direct LA, tapos tinatanong ng mga, pag may mga nagtatanong na, sino ba talaga yung bida sa show? Sinasabi ni direct LA na wala. Parang lahat kasi kami, nagkaroon kami ng highlights. Mm-hmm. Down to kahit sa character ng bata, si Dekdek, nagkaroon din siya ng sarili niyang highlight. So, parang nag-revolve siya. Si Ken yung parang naging glue nung bawat character. Yung character ni Ken. For me naman, okay lang. Kasi nung time na yun, I guess, hindi pa talaga panahon. Hindi pa talaga time for me. If ever man. Mm-hmm. Ayun. Tapos dumating ito sa Madrasta. Yes, dumating. So, mas thankful naman talaga ako. I think if it wasn't for the previous show na si my special tatay, I don't think makuha ko naman yung Madrasta afterwards. Mababalik ka sa same time slot. Yes. Same time slot as MST. So, anong passing pressure ngayon? Because alam naman natin ang pinanggalingan ng may special tatay. Sobrang excited ako, but at the same time, very pressured kasi biggest responsibility, sobrang laking in-entrust ng GMA sa akin. Tapos may title pa. Mm-hmm. And hindi lang yung title, yung role pa mismo na para sa akin, kinakabahan ako. Natatakot ako, actually. Kasi ayoko silang ma-disappoint. Mm-hmm. Mostly, ayoko silang ma-disappoint. Not only for myself, kung ano yung magiging feedback sa akin, pero ayoko silang ma-disappoint. At saka malalaki pala ang kasama niyong artista dito bukod sa inyo. Mm-hmm. You have Miss Manalyn Reyes, Miss Gladys Reyes. Phyto, si Phyto siya. Ano ba sa akin yung Phyto? Ano ba siya si Phyto? Paano siya mapasok sa story si Phyto? Anong this very complex rin yung ano niya, yung character niya. At maraming malalaro with, syempre, it will depend pa rin naman on what will happen. Mm-hmm. Sa first few weeks. Pero right now kasi, he is Sean's best friend, kababata. At maraming pupuntahan yung character niya. Maraming pupuntahan niya. Hindi lang basta best friend. Hindi na siya best friend. May something. Actually, bawat character parang maraming pwedeng puntahan eh. Like, maraming pwedeng laruin sa bawat character. Si Divine. Oo, si Divine pa. May Divine. Funny parts din naman. Yes. Yeah. Kanina siya involved na character. Kay Arra. Best friend siya ni Audrey, nung character ko. Uh-huh. Tapos nandito rin si Aaron. Ay, yes. Nakita ko kayo ang may picture. Yes. So, kung si Sean ang pinakasalan mo lang, so may something ni kayo. Si Aaron ang, bago ko makilala si Sean, siya yung talagang minahal ko. So, dun umiikot yung story namin ni Aaron. True love daw. Yes, ang true love ni Catherine. OTL. Pero ikaw ang youngest among nakasatunay na salita, di ba? Pero, mm-hmm. Balik ba? Nyo, pero, oh, 23 na. Ah, ganun. Parang yung character yung may pinakamaraming klase ng masulit yung kila. At syempre, pina-afternoon soap ito, aabangan din ba ang mga catfights? Yes, of course! Kasi ikaw rin, hindi ka rin naman nagpatalo. Meron din kaming Isabel de Leon. Ay, oo. Grabe din manampal niya. Isabel de Leon, meron din si Anjo Dominguez. Anjo din. Marami. Ay, sila ay... So si Isabel, medyo kontrabido din. Si Isabel, oo. Yeah. Si Isabel, related siya sa character ko na hindi natin alam, pwede rin malink to Catherine or whatsoever. Kaibigan, one of the best friends ni Audrey. Mm-hmm. Na
Abangan nyo! Sinabi ko na malakas man ang pala, so baka hindi lang basta best friend. Ang mga best friends ngayon nyo, ha? Yung mga something, wala mga friend dito. Wala, nanay ko lang. Mami mo lang. And the social. Miss Almina. Para sa akin kasi, all the characters, hindi lang siya basta best friend, alam mo yun, parang hindi yung normal na best friend, kundida. May kulay eh. Every character has a certain role or may mangyayari sa lahat ng, di ba, magkoconnect-connect lahat ng bagay na, and we're excited for it. Pero sa ngayon, wala pang sapakan. Meron na! Meron na! Agad-agad, sino nag-sure? Week 1 pa nga lang eh. Week 1. Ikaw? Oo. Kung kanina yun ang aabangan, or Thea na ba agad? Secret! Wala pa sila na. Meron na ba? Kaming dalawa ni Aaron. Kaming dalawa ni Anjo. Ang ano? Si Anjo is? The ex-boyfriend of Anna. Aha. So connect-connect nga talaga. Isang malaking world ang inyong... Parang Manila lang. Small world. Dahil marami rin nanonood, magtanong tayo ng questions. First, from... Uy, top fan daw siya ng pep. J.I.G. Camps H.Z. Sorry kung ma-pronounce ang pangalan ng buo. Question for Anna. Hindi ka na, you did not won the grand prize during your starstruck journey. But you have this opportunity to showcase your talent. Hence, Madrasta nga. So ano message mo doon sa mga current starstruck hopefuls na hindi kayo part ng Final Four? And of course, yung buong... Kasi for me, starstruck was a tool para, or an experience, a big experience for me to shape up my identity here in the show business. Kasi nung pumasok talaga ako ng starstruck, hindi ko alam, lost ako. It was your first time. First time exposure to everything. Like, I've never had any acting exposures, commercials, or anything related to that. Yun, parang doon, dun ko nakita kung saan ba ako, saan ko gusto mag-grow up. Mm-hmm. Hindi ko alam kung anong plan ko sa sarili ko. As in, lost talaga ako. And yung starstruck, tinulungan niya ako na parang sort of i-discover yung sarili ko. Not entirely, kasi as of now, di ko pa rin naman talaga fully madi-discover lahat. Pero nakatulong siya sa akin. And para sa akin, yung totoong trabaho pagkatapos ng starstruck. Kasi once nung release na kami after ng starstruck, dun mo talaga mararamdaman eh. Kailangan mo maging independent. Tapos, wala nang nag-aalaga sa'yo. Kasi doon, babies kami doon eh. Like, lahat tutok sa amin, lahat may nag-aalaga, lahat ng preparation, sila yung isusubo nila sa amin yung preparation, ang gagawin na lang namin yung mga challenges. Although, mahirap pa rin, pero guided. Pero kasi dito, after ng starstruck, wala at all. Sarili, magsasarili ka kung gusto mong umangat, sariling discount mo. So yun, warning pala. Chaling. Hindi naman. Ikaw na yung Thea, galing ka sa isang reality program which was Protege na ganong, medyo ganong format din. Yes. So ano din ang maibibigay mo advice sa mga pag-graduate na ngayon na Starshock 7 family? Ang pinaka-importante is lahat ng tao nire-remind kami na kapag na-reach na namin yung peak of career namin or kung ano man mangyari na maganda sa career namin, huwag kaming magbabago attitude-wise. Dahil mahirap nga naman katrabaho kahit gaano ka pa kagaling, kung mahirap ka naman katrabaho, hindi ka kukunin ng mga ng mga production. So tinuruan kami na maging humble, na stay grounded, at talagang babalik sa iyo ng tama kapag mabait ka din sa mga tao na kapaligid sa iyo. Mm-hmm. Kaya ayan, ang dami mong kontrabida doon. Baka mamaya, naniniwala ang mga tao, no, na ito. Medyo kinabahan ako kanina. Nakapasyampal ba kayo? Sino naman pinaka-ano mo nakatabaho na kontrabida? Pinaka... Parang in a show. Meron ka namang naka... Ang nakatrabaho ko na... As in, veteran ng mga kontrabida, si Ate Gladys Reyes, si Miss Jean Garcia, Miss Sherry Hill. Tapos... Oh, Sherry Hill ka na din! Sobrang
Wala lang, sobrang honored ako nung half-sisters kasi tinakpo ko. Ay, yes! Tapos tinakpo ko yun. Tinakpo na ako sa nangwari, tinula ko si Michurin. Sayang, hindi mo na ano yung cake. Kasi kinalang niyo yung ano niya, friend niya. Totoo. Yun ang kulang pala, no? Kompleto na siya. Oo, oh, in fairness nga sa'yo, aral ka din. At saka, yun yung mga nakaka-excite sa mga shows. Pag nakakatrabaho yung mga veteran, no? Ang dami mong matututunan. Oo. Oh. Mm-hmm. Saka yung level of professionalism. Totoo. Iba. Pwede mo, yung reason kung bakit nagtatagal sila sa industriya. Yun mga dapat tularan. May tanong tayo kay Juancho. Siyempre, outside. Yung smile niya, iba. Ikaw na ang happiest of all the three. Hindi totoo yan. Lahat ng happy dito happy. Parang si Thea din naman ay happy. Pero ikaw ang alam na alam kasi naming happy eh. Happy na dahil. Pero happy ako. Oh, how are you? Ito na natin. How are you and yours? And anong reaction din niya, siyempre, when you both found out na parang ikaw, magbibida ka na ulit in the show. Well, we're okay. We're doing good. Not only good, we're great. Si Joyce kasi is someone na, alam mo yun, kasundo ko talaga. Pares kaming, although minsan nagka-clash yung personality sa amin kasi pares malakas yung personality namin. Pero we complement each other so much that... hindi kami, pares kami ng values, pares kami ng goals in life, so it feels good to have a partner like that. Reaction niya towards Madrasa, of course she was really happy about it. And it pares kami hindi na-expect na eh. You know, I was also, you know, inclined ng sa news and public affairs na ako, or magkakaroon na, basta gagawa na kami ng something na kami dalawa, ng one choice, and this came up. And, you know, I was, hindi naman sa, hindi ako ready, but I was caught off guard. Pero, ano pa rin naman talaga, I think I'm built for this, kasi 7 years ko na rin naman ginagawa to, and basically, this is my craft, I've deeply invested in this. She was very happy. Syempre, she has never dated someone na maarte or nag-aartista. So, I had to be careful sa pag-explain sa kanya na, you know, this is the industry, this is what needs to happen, and kailangan, you know, I have long hours sa taping, I won't have time na with you that much. Syempre nandiyan si Arra and si Thea, which kailangan rin namin i-respeto, di ba? And the directives of management. So everything naman she took it well. And you know, we're just really happy at this moment sa opportunity, sa blessings, mm-hmm. sa career niya at sa career ko. So very positive vibe naman. Ano ba kung unang hirit ka pa din ba? Oh, pag wala kaming taping. Ayun, so hindi naman masyado mamimiss ang isa't isa sa unang hirin. Hindi naman, tsaka free time ko, I'm with her naman. Mm-hmm. And I'm trying to vlog again with her. So may mga, mm-hmm. I have a couple of projects rin with her. Uy, Anna, nag-hi sa'yo ang composer ng Taste Manila theme song, Mr. Javet. Si Javet. Yes. Oo, siya ay masipa mag-comment sa'yo. True, thank you. In fairness naman din sa Taste Manila, di ba? Tuloy-tuloy pa rin kayo. Tuloy-tuloy naman. Tuloy-tuloy naman ang pangagutom. Yes. Kaya may Madrasta na, ito still... Meron pa rin po. Meron pa rin Taste Manila. Ano nung best na napuntahan mong kainan? Marami eh. Marami silang masasarap. Actually, so far, yung Hong Kong cuisine na try ko na nasa... most recent episode, mm-hmm. na pinalabas. Sarap. Try nyo dun, guys. At parang hindi ka tumatabahan. Ikaw ba talaga ang best person for Taste Manila? Kinakain mo ba talaga lahat? Pina-taste ka lang. So, pina-taste ka lang. Hindi naman binge Manila. Taste lang. Taste lang. Pero you've been a foodie talaga ever since. Mahilig lang talaga ako kumain. Tapos, ano ba?
before taste Manila, hindi ko alam, wala akong alam sa pag, well, hindi naman talaga kami nagre-review ng food, pero hindi ko alam kung paano ko ba i-describe yung food. Kaya lang talaga ako ng kain. Tapos dito sa show na to, doon ko natutunan kung paano i-appreciate talaga like texture, the mm-hmm. taste, the flavor. Yun lang. Kasi ang sarap talaga eh. Mm-hmm. Isang beses din na nanonood. Parang feeling ko naman, lahat naman na nanonood at mga nagko-comment doon, parang nagugutom sa tuwing mm-hmm. manonood ng Taste Manila. Ito, merong isang question. Ito na. Oh, hi! Parang ito yan. There already have been comparisons between Mad Rasta and its potential counterpart, which has been undeniably a favorite amongst all airy soaps. I think this is your soon-to-be rival pag pumasok na kayo. Baka uh-huh. din ang ginto ito. How do you feel lang daw about being pitted again? Well, we do it for the craft. Yung competition siguro parang it comes with it, pero mainly we do it for our love for and passion for the craft. So binubuhos namin yung talent namin, yung pagod, yung kung lahat ng kaya namin gawin dito sa show na to, kasi mahal namin yung trabaho namin and mahal namin yung show. So, kung magre-reflect naman yon, kung makikita naman yun ng mga audience na maganda yung magiging result, then very thankful kami. Ma-appreciate namin yun. Okay, Juancho and Thea. Yes, hindi din naman kasi maganda on our part kung isipin lang namin na yes, kailangan tapatan namin lahat ng gagawin nila. Kailangan talaga ibigay din namin yung puso namin, dahil hindi magiging maganda ang isang show kung puro competition ang nasa mm-hmm. isip ko, tapos walang puso. Well, of course, obviously, syempre, we want to succeed. In anything naman eh. Syempre, hindi naman natin pagbubuhusan ng panahon kung hindi naman natin gugustuhin mag-succeed. Pero the ratings, the response of the people towards our work is beyond us. Eh. It's mm-hmm. as long as you know, our intentions are good naman. We just want to, you know, bring out our best. Kami nga, nagsusuportahan kaming cast. Katulad na sinabi ni Arra, basta focused kami sa craft namin, it will exude, di ba? Yung ratings na yan, it will follow naman. Basta hindi man namin masyadong pinoproblema as of now yan. Tsaka si Thea, na-experience naman niya yung gano'n, the half-sister, si Nibiro, yung isang taon at anim na buwan. Sana kami dead! Mag-iibang bansa pa tayo! Mad Rasta, ghost. The North Pole. Wow. The North Pole! Tapos na kapag-taping din. National Geographic. Oh, again, as much as we want to entertain more questions, it's about time for you guys to invite our pepsters. Yes, we are inviting you all to watch Mad Rasta on GMA Afternoon Prime. Yes, abangan nyo ang mga pasabog naming eksena. And sa ngayon, yung palang masasabi namin dahil kahit kami, nabibigla pa rin eh. Mm-hmm. At saka, ongoing pa rin yung mga pasabog naming shops, pwede ba sabihin, yung mga plug shoots natin. Grabe yung vlog namin! Parang effort na effort. Ang saan nila yung susunod namin kukunan. Kukunan pa lang namin. So meron pa. Marami pang pasabog. Si Direk Monty Parungawa has been amazing dito sa show namin. If I may add. Yung peg pa lang namin, parang alam mo yun, parang kapag sinushoot namin, nahihirapan kami, yes. Pero kapag dinignan namin yung final product, everything from the lighting, you know, or the costumes, the camera angles, it's just amazing. So, excited na excited to be doing. And of course, if you wish to plug your other shows and other ganaps in life. At saka, i-plug ko na rin yung ano ko, YouTube ko. Paki-search na lang yung Thea Tolentino channel dahil hindi pa siya established ng ayos. So, ayun. Thea Tolentino channel. Me, inviting you guys to watch Taste Manila sa YouTube din. So, search nyo lang GMA and then Taste Manila, then watch all the episodes. And of course, Bubble Gang every Friday at 10:30 p.m. Daming ginagawa ni Arra San Agustin. Bubble Gang pa rin. Fairness, ha? Actually, hindi ako masyado lumalabas muna ngayon sa Bubble Gang since nag-tape kami for Mad Rasta.
Mm-hmm. Pero si Juancho, dami na talagang shows. Uy, yeah. Ayan, kaya nga siya huli. How much time do we have? Madrasta, of course. Nandito naman lahat ng oras ko ngayon. Madrasta. And tomorrow, hanggang Friday, I'll be on Uno Mahigit. What else? My YouTube channel, Juancho Trivino. Just search it. Yung Friendster ko nga pala. Friendster? Why pa yung Friendster? Fairness, ha? Wala na yun lang. Ayan. Congratulations, guys. Thank you. And thank you, professors, for joining us this afternoon till our next Pep Live. Thanks.